before, kailangan mo kumain ng baboy para ma-high blood. Pero ngayon, pipili ka lang ng baboy. High blood ka na. So, hello mga ka-Arki. Hello mga ka-Arki. Okay naman? Kamusta mga ka-Arki? Ito na naman kami. Sorry, hindi kayo nagsasawa sa amin. So, meron na naman kaming brief video lang sa inyo, no? Alam naman natin mga ka-Arki, most especially recently, no? Naramdaman natin ang bigat at mahal ng presyo ng mga bilihin, di ba? Most especially yung presyo ng baboy. Sabi nga nila, before, kailangan mo kumain ng baboy para ma-high blood. Pero ngayon, pipili ka lang ng baboy. High blood ka na. Diba? Tama? May up yan? Iba kasi sa'yo, Adrian. Nasa Singapore ka eh. Pero sa mga nandito sa Pilipinas, nararanasan natin ngayon ang mataas na presyo ng bilihin. High inflation rate, no? Di ba, Adriel? Parang mga 4%. Yes. Parang 4% ganyan. 4% last month. No? Mm-hmm. Sabi ni BSP, so tumataas na naman. Yung mga tumataas. Tumataas ang presyo ng bilihin. Noong December pa. Dahil nakikita ko yung December pa. Ngayon, kasi naramdaman na natin. May pumasok na di ba, na typhoon, di ba? So, naka-affect din sa price ng bilihin. At yung yung African swine flu, di ba? Kaya, yun, yung presyo ng baboy. Pero, yun nga, nagtaas ang presyo ng baboy. So, mahal ang baboy. Ang ginagawa ng mga mamimili, since mahal ang baboy, bumibili ng manok. Low supply and demand, di ba? Kapag lahat bumibili ng manok, umakit naman ang presyo ng manok, di ba? So, high inflation ang environment natin ngayon. Pero, kung titingnan natin ng malawakan, no, marami pa rin sa atin ang nawalan ng trabaho or walang trabaho. So, mataas din ang employment rate natin. Saka, di ba, Adriel, yung ating GDP, no, negative pa rin or mababa din na, okay. So, pag pinagsama-sama to, okay, at malamang narinig nyo ito ng mga ka-Arki, no, ito yung tinatawag natin na Stagflation. Ano ba yung stagflation na yan? Ating resident economist, Adriel. Ano ba yung stagflation na yan? Hindi ito yung stag, ha? Yung beer. Hindi ito stag party. Iba na sa stag party. ano ba itong stagflation na ito, Adriel? Ma-advance na tayo sa economics, ah. So, macro-eco na tayo. Advanced ano econ. Ba yan? So, stagflation, sabi ni Investopedia, is characterized by slow economic growth. magic na. And high unemployment rate or economic stagnation. So, ibig sabihin, hindi nag-grow yung economy, pero tumataas yung inflation rate at bumababa yung employment rate natin. So, negative yung employment rate natin. So, may decline of GDP. So, this refers to an economy experiencing simultaneous increase, as what mentioned. Pero yung reasons behind it, wala pa masyadong explanations. But this was observed in the 1970s sa US. So, currently, yung mga economic theories still ongoing regarding stagflation. But this is a recurring theme, no? So, right now, we have to wait what the BSP will do, no? Because right now, interest rates are low. And, of course, we don't want naman na super low yung interest rates natin dahil it might impact inflation din, no? So, we have to wait on yung guidelines ni BSP on how to handle this type of economic situation. Oo nga, kasi, di ba, sinasabi natin, no, kadalasan na, dapat yung inflation parati nating nabibit, di ba? So, dapat hindi tumataas ang presyo na as much. Pero, di ba, in theory naman, Adrian, okay lang tumaas ang presyo kasi kapag bumababa naman ang presyo, hindi naman maganda yon, di ba? Yeah. Yung other presyo. Downside naman is yung tinatawag nating deflation, which is actually negative growth in prices. So, kapag may deflation tayo, hindi rin yan pwede. Because ibig sabihin yun, bumababa yung value ng bilihin natin at yung mga gamit natin.
dito sa Pinas. Mm-hmm. So as much as possible, gusto natin ng inflation, pero hindi dapat yung super mataas at dapat reasonable lang siya. Yung stagflation kasi special economic event yan, given certain situations. Normally, nangyayari siya kapag mga ganitong recession, no? So, this is actually normal. But again, kahit normal siya, yung BSP o yung monetary board natin will not let it stay this way. No? Ang dagdag din doon, no? Usually kasi kapag mga recession or mga ganyan, mababang economic growth, kadalasan kasi mga ka-Arki, yung inflation mo, mababa din. Kasi, syempre, di ba, kung mababa economic growth, yung mga tao walang trabaho, so wala masyado bumibili. Special lang yung nangyari ngayon na mataas, kumbaga, confluence of events, no? Mataas ang presyo ng bilihin. At ano, at marami rin ang walang trabaho, high employment rate. So, kumbaga, hindi masyadong maganda yung ano natin ngayon, yung sitwasyon natin ngayon. Pero, yun nga, sa nabasa ko, no, may mga like sa US, doon nagkaroon sila ng stagflation noon, nag-act din ng government para ano, nag-interview ng government sa economy nila para ano, para kumbaga they get out of ano, they get out of stagflation para yung employment rate nila tumaas at yung mga presyo ng bilihin ay bumaba. I believe if I remember it right, nagtaas din sila ng interest rate noon. Pero yeah, tama si Adriel, antayin natin, no, yung gagawin ng BSP kung paano nila i-manage tong stagflation na to. So pag nagtaas kasi medyo ano, no, balancing act din to mga card kasi pag nagtaas naman ang interest rate ng BSP, you don't want that. Baka naman ang mangyayari nun is that ano, no, so syempre yung environment, pag mataas ang interest rate, wala masyadong uutang, then baka mas lalong ano, no, baka mas lalong hindi mas spur yung economic growth natin. Baka mas lalong hindi lumaki yung ekonomiya natin. So, antay-antay lang tayo mga ka-Arki. But, yeah, there's that. Meron na naman kayong nadagdag, di ba? Sa inyong vocabulario, di ba? Yung stagflation. So, pag may dahil mga kausap kayo. Oh, dahil dyan. Ah, may quiz ba? Hindi. Dahil dyan, may tanong ako, no, tungkol sa stagflation. Oh. Dahil baka tatanungin din to ng mga ka-Arki natin sa comment section. Okay. Ano naman yung implication nito sa mga investments nila? Mm-hmm. Okay. Anong implication ng stagflation sa investments? Okay, stock market. Kapag isipin natin maigi mga ka-Arki, kapag mataas ang presyo ng bilihin, then kung ikaw ay isang kumpanya, then mataas din ang expense mo. Di ba? So kung mataas ang expense mo, then yung profit mo mababa. So kung mababa or bumaba ang profit mo, then negative yon for your stock price. Meaning bababa ang presyo ng iyong ano, ng iyong tawag nito, ng iyong sa stock market. Market yon. Okay. Stock market. Kaya ngayon actually medyo nakikita niyo mga ka-Arki, yung stock market medyo ganyan or medyo may pa-down naman. Pagdating naman sa fixed income, sipin natin, ha, mga fixed income investment, mataas ang inflation, ganun din. Negative din ang stagflation sa ano, sa fixed income investment or kung meron kayong mga bond fund investment dyan or meron kayong mga holder na mga ano ba, yung mga RTB, yung mga ano, yung mga issuances, no, yung mga premium bonds, no, kung sakaling ibebenta niyo. Negative din ang effect niyan, meaning kasi syempre kung bondholder ka, syempre, no, ang nare-receive mo is coupon payment. At ang nare-receive mo na coupon payment is fixed in amount. So, for example, invest ka 100,000, 5% ang coupon payment mo, ang interest mo. Then, every year or semi-annual, may mare-receive ka na 5,000 pesos depending on the ano, depending on the bond. So, syempre, kung mataas ang inflation rate, so yung value ng 5,000 pesos mo, lumiliit. Mm-hmm. So, kumbaga, kapag nag-compute-compute na in terms of valuation of bonds, then yon negative din ang ano, ang stagflation, aka high price of goods sa mga bondholders. So, X yan. X sa stagflation. Whether fixed income, okay, or equity investor. But, kung kayo naman ay exposed or may exposure, yan, sa commodities. Yon, okay. Masaya kayo ngayon. Kasi like, for example, syempre, kung ano commodities ka, commodities like
commodities gold, like mga ganyan oil, na pwedeng reserve ganyan. Yon, maganda ang ano, maganda yung mga high price na ganito para sa iyo. You'll benefit from this fund. Yon. So I guess that's it, no? Yeah, that's it, Pansy. Marami ka ng, marami na kayo natutunan ngayon tungkol sa stagflation. Mm-hmm. So another word to your investment vocabulary. Yan. Yes. So matalino dapat din tayo sa financial IQ. Yes. Yes. Yan. So, again, sa mga ka-Arki natin, marami salamat sa panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. And please do share it to your friends. Share it in your social media. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click on the subscribe button there. And then click on the notification bell for you to know kapag meron kaming bagong video na yes, naka-up at makita nyo ang aming mga nagagapuhang mga mukha. Yes. Mga pogi na mga ka-Arki. Yes. Okay. So, yeah. So, see you, sir. Yes. See bye, sir. Bye-bye.